Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Eugene the Farmer. So, ang topic po natin ngayon ay land preparation. So, ipapakita ko lang po sa inyo yung land preparation po natin sa pagtatanim po ng ampalaya. So, medyo maganda po ang panahon dito sa area natin. Dahil may mga ulan na po, so maganda pong magtanim ngayon. So ayon, hindi pa po tayo expert sa pagtatanim ng ampalaya. Bukod nakapag-try naman na po tayong magtanim ng ampalaya, no guys. Pero marami pong mga naging experience po natin na hindi po magaganda. Ano po, so karoon po ng mga sakit yung mga pananim po natin, then hirapon po tayong magpa-recover. Pero subukan pa rin po natin, guys. So tignan po natin sa pangalawang pagkakataon kung ano po ba yung magiging result na ngayon. So anyway, bibigyan naman po namin kayo ng updates regarding po sa tanim na to. So, guys, tara, pakita po natin yung area kung saan po tayo magtatanim at kung ano na po yung ginagawa natin ngayon. Okay? Okay, guys, ito na po yung area na pagtatamnan po natin. So, yun. Ayan, nag-uumpisa na po tayong mag-araro. So, andun po yung kalabaw po natin. Shout out nga pala sa masipag po nating kalabaw. So nagpapahinga po siya. So eto, guys, ang ginagawa po natin sa area. Ayan, land preparation po. So ang inaararo na lang po natin is yung parte kung saan po tayo magtatanim po ng ampalaya. Kung saan po tayo maglalagay ng plot. Ano po, mga kung saan po natin ilalagay yung ilalatag po yung plastic mulch natin, at kasama na rin po dyan yung preparation po ng lupa na gagawin natin. So maglalagay po tayo dyan ng mga organic fertilizer, at tignan na rin po natin, try na rin po tayong mag ng inorganic fertilizer. So eto, guys, yung area po na pagtatamnan po natin. So yan, dyan sa mga masukal na area po na yan. So ongoing po ang paglilinis po natin at pagtatanggal po ng mga malalaking puno para mapagtamnan po ng ampalaya. So eto po yung mga unang natamnan po natin ng ampalaya noon. So hindi po tayo successful dito, guys, dahil marami pong mga trials, mga errors na dumating po sa atin. So hindi naman po tayo nawawala ng pag-asa. So eto, guys, ayan, may mga balad na po yan. So hindi na po natin yan tatanggalin, yung mga balad na yan. Ang gagawin na lang po natin dyan, guys, so bubungkali na lang po natin yung mga rows kung saan tayo magtatanim ng ampalaya. So ang naging problema po natin dito, masyado pong malapit yung rows by rows. Ayan, dyan po yung dalawang rows na yan na pinagtamnan natin ng ampalaya. Kaya ang hirap pong i-manage pag sobrang malapit po pala, guys. Ayan, so yan po. Ayan, hanggang dun po. Ayan, sa may mga ayan. Ayan, so dyan po tayo magtatanim, guys. So yung mga poste po natin, naka-ready na. Ayan, so naka-ready na po yung mga poste natin. So dati na po natin nagamit yan, pero tinabi po natin dahil sayang po. Pwede pa natin yan i-recycle, pwede pa po natin gamitin. Ayan. So nakapagkuha na rin po tayo ng dagdag kasi mas maluwang po yung tatamnan po natin ngayon, guys. Ayan, so
Ayan. Ayan. So, dyan po. Ayan. Ayan mga masusukol na yan. Tatamnan din po natin yan. Okay? So, tignan natin kung ilang seeds po ang pwede nating maitanim sa area. Okay? Guys, kung gusto po ninyong maging updated po sa channel po natin, mag-subscribe lang po tayo. And paki-pindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos, mga updates na gagawin po natin sa pagtatanim po ng ampalaya. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po.